Today, I'm going on a food trip. At dito natin makikita ang pagkarami-raming mga food discoveries, food that will make us proud to be Pinoy. In this week's episode, we're going to take on the towns of Laguna so we can sample their delicious local cuisine. And as I go along, I know that I will be meeting a lot of these foodies and food finds. Only here in The Pinoy Foodie! Sa shrine ni God Jose Rizal. Alam nyo ba ni si Jose Rizal ay isang Pinoy foodie rin? Mahilig siya sa munggo gisado at sari-sari mga toppings na nilalagay niya. Gusto rin niya ng tinola, ng adobo na sinasamahan ng pickled paho. This is a familiar sight in every summer outing here in Calamba. And dito tayo mag-uumpisa ng ating food trip. At bibili ako dito ng hindi isa, kundi tatlong original buko pie. Kaya mamaya aalamin natin kung sino ang talaga. Pabili ng isa. Thank you! Okay. Buko pie number one. Ito na ang isang sa pang-original buko pie. Number two. Buko pie number three. Pabili! Pa, mainit pa rin. Lahat pabuksan natin ang collets. Yun naman ang kanya. Oh, ah. So, I have buko pie 1, 2, and 3. Tatlong original na ating titikman mamaya. Sino ba talaga? Pabili ng quesong puti. Anong difference ng quesong puti made from fresh cow's milk at quesong puti made from carabao's milk? Sa kulay pa lang, makikita nyo na ang diferensya. Mas puti ito, ito mas creamy, yellow. Oo. Anong diferensya nila? Tapos yung texture po niya, mas soft po ito. Soft. Ito medyo makulat lang. Aha. Okay, yes! Uy, ganda! Lahat ng magagandang herbs. At pwede ka nang dito mag-aral kung ano-anong klaseng mga herbs yan. At may cranberry pa. Halos lahat to ay really can be used for cooking. Dito sa Bae, sikat na sikat ang Monay. Lalong-lalo na yung sinasabi lang dito galing sa Tenorio's Bakery. Totoo bang ito'y umuusok pa sa sarap ang inyong Monay? Pwede bang makita? Ito na yung Monay na ano. Kailangan i-testing na natin ngayon talaga. Na napaka... Ang init! Talagang mainit! Eto na! Ang sarap! Panamis-namis pa! Ano masasabi natin dito sa napaka-init at masarap na monay galing sa Tenorio's Bakery na 42 years old in the making? Approved! Itik at balot. Pwes, eto na po ang pinaka sa lahat. Libo-libong itlog ng itik na pwedeng itong balot o kung hindi ay pipisain na siya. Kaya ito po. Oo. Ito na si Net at si Ramon. Sila ay yung mga expert dito sa pag-aalaga ng itik. 18 days. 18 days siya, balot na. Papa, pag lumampas na po siya dyan, diretso po siya sa pag-hats. Ah, ihahats na. 30 days. Marunong ba kayong mag-itik sa... Puntahan natin ito ngayong one-stop shop na itlog ni Kuya. Meron siyang lechon, may kinulog na itik, may balot, penoy, itlog na maalat. Meron pa raw leche flan na ginawa sa itlog ng itik. At meron daw Peking duck. Check it out! Kayo po ba si Kuya? Ano po? Itlog ni Kuya? Ito po mitinda namin. Talagang ang sinadya ko dito ay yung inyong Peking duck. Pwede ho bang isang order? Sa amoy pa lang.
gusto mo nang kumain ng kanin. Approve! Mga foodie fans na nakakatuwa, dito lang, very typical na mga pagkaing pila. At ito ang ating mga magagandang mga dilas na nagtitinda ng merienda fair. Sa dito ang tulingan na sinaing at ito. 10 piso, sinantulan, napakasarap talagang. Approve! Ang tawag dito ay minani. Ito ay kamoting kahoy na prinito. Nalagyan ng popcorn powder. Sa totoo lang, masarap. Ayan, tikman nyo. Dito sa Pagsanhan, merong kilalang artisanal center ng mga food preserve. Pasok tayo kay Aling M. Ito yung kalamansi na may nata, pinakamahal sa lahat na tinda ni Miss Emma. 220. Bakit mahal? Mahal yan. Magdang mahirap gawin. Approve! From Pagsanhan, ito na ang Rapids Transport. Papunta ako ng Lumban dahil nabalitaan ko na napakasarap ang kesong puti ko. Ito na! Andiyan ba yung kesong puti? Andiyan ba yung kesong puti? Naamoy ko, amoy ano, ice cream. Nag-umpisa yan sa gatas ng kalabaw, lalagyan nyo ngayon ng bahay asin. Pag ginawa na po namin, ito inalisan na namin na sabaw, tsaka namin nilaligyan ng kasi. Okay, so yon. Tapos bigla siyang in 30 minutes, magpo-coagulate yan. Mabubuo yan. Hihiwalay ngayon yung buo sa tubig. Yung tubig ay tinatawag na whey. Ginagamit din nila ulit yon kinabukasan, para sa additional cheese. Ang kesong puti ba ay pwedeng i-freeze? Kahit ito, 1 year na naka-fridge yan. 1 year, take note. Ang sarap. Wala ko kayong makikita ang ganyan sa Manila. Oo. Approve! Approve! Coming up next at the Pinoy Foodie. Wow!